Okay. Thank you, Chin. Maraming salamat. Thank you. Let's call now Jimpy. Jimpy is right here sa studio. Jimpy, go ahead. Hello po. Good evening sa inyong lahat. First question for Francine. Kasi, hello, Chin. Sorry. Sorry. Ayan. Kasi si Seth kasi. Kani lang. Okay. Hindi kasi ang ganda nung first, ano no, yung mga first parang monologue mo dun sa ano, yung naka-VO lang. Pero, paano siya nag-resonate sa'yo? Yung sinasabi doon na kailangan maging mabait, hindi natin alam kung ano yung pinagdadaanan ng ibang tao based sa nakikita sa social media. Ako po, actually, nung dinob ko yung part na yon, yung first, yung intro ng Fractured, natuwa ako na yun yung simula ng episode namin kasi para lang din mabigyan ng knowledge yung mga tao sa social media. Kasi totoo naman po, hindi natin alam yung mga pinagdadaanan ng isa't isa. And with social media kasi, sobrang bilis mag-judge. Sobrang daling humusga sa pagkatao, sa itsura, sa buong buhay. And sana maging makatulong din yung Fractured sa ibang tao na ma-realize nila to spread kindness. Kasi sa totoo lang, iba rin yung impact ng social media na hate sa isang tao. Hindi nyo alam kung ano yung nangyayari sa buhay nila. So sana mas magtulungan tayo, lalo ngayon sa panahon na ganito. And sana mas maging caring lang din tayo. Sana wag wala ng hate. Kasi 2023 na, sana may pagbabago sa pag-uugali natin. Ganon. And then sa inyong dalawa ni Seth, no, kasi syempre sanay kami from your goals pa, kahit nung hindi pa kayo yung mag-love team, pero laging pakileg, medyo pabagets, di ba? Pero ito, yung characters nyo, nagmumura, nag-aaway. So, ano yung first reaction nyo nung ganun nung nabasa nyo yung characters niyo? Kasi yun nga, parang shying away na from the three thumbs face. First reaction, noon na po kinabahan kami kasi parang may kina-question naman na, pwede ba to? Pwede na ba tayo sa ganito? Kasi nga po, yung Fractured, may pagka-mature na siya para sa amin na i-play yung ganung roles. Pero at the same time, na-excite po kami kasi nagsilbing ano rin po siya, parang guide sa growth namin as an actors and actresses po. And yun, masasabi ko po na reaction namin dun sa script na natanggap namin. Excited kami and parati kaming ready sa mga challenges. Yeah, si Seth. Kinabahan kami. Kasi nga, nagmumura kami dito, sumisigaw, na parang malayo dun sa mga nagawa po namin. Kaya pinag-iisipan, pinag-meetingan namin ni Francine kung okay lang ba mag-ganito, okay lang ba mag-ganyan. And then, andyan po si Derek na maya't maya kami nagtatanong kay Derek kung paano namin, anong pwede namin idagdag sa bawat karakter namin, anong kulay pa ang pwede namin ilagay doon. So, masaya dahil panibagong experience, panibagong mailabas yung, ay, kaya pala natin magmura sa acting, di ba? So, yun po. Yung ganong intensity ng acting, di ba? Okay, and then last question for Sean and Raven. Kasi, yun nga, na-mention kanina ni Kuya MJ na kayo yung medyo kilig part dito, no? So, parang, after nakwento niyo about your chemistry, paano yung i-expect namin kilig? Kasi kanina nakita naman na namin yung mga parang pa-meet cute, di ba? Pero ano pa yung i-expect namin doon since the show mukha siyang very mabigat? So parang ang tanong ni Jimpy is, how far will the kilig yes. go? Very far. Very far. Actually, madaming nakakakilig pa dyan na moments kahit surprisingly. Kasi nagulat din kami, parang sabi namin, paano kaya natin masisingit yung kilig-kilig when we're stranded in an island, ganun. Pero, fitting pa rin siya sa eksena, actually, yung mga upcoming naming mga scenes sa situation na nangyari.
Ayun, tinulungan din kami nila Direk, ni Direk James, ni Direk Top, sa kung ano gagawin namin. And madami pa eh. Basta, siguro, unexpected pa din yung mangyayari. What do you think? Ako naman po, marami pang nakakilig na scenes, pero ang gusto ko about it, nagpo-progress siya. Tsaka, para sa akin, I hope maraming makarelate na hindi lang kasi siya kilig eh, na mag-progress pa siya na without saying it, ay pinakita naman na kanina yung bubog ng character ko sa series na hindi siya matanggap ng parents niya. So, I think aside sa kilig na nakikita natin sa surface level, meron din dun yung underlying problem na makahanap kaya sila ng comfort sa isa't isa. Bakit? Kaya ganun lang ba yung kilig nila? Na, uy, parang kinilig ako sa'yo, ganyan, or natuwa ko sinabi mo. Pero, paano kaya mag-progress yung sila, yung characters nila, nang magkasama sila? And nasa island kayo na sobrang stressful yung sitwasyon, may time ka pa ba magkaharap ng jowa? So, I think, ayun po. Mag-progress, marami pang ilook forward, hindi lang sa characters namin, but sa lahat. Talaga nag-mesh well together. Kaya, simula pa lang po yan, yung kanina, two episodes. Alright, thank you so much. Thank you, Jimpy. Kung nabitin kayo sa kilig doon, Jimpy, meron silang companion show, si Sean saka si Raven, every Friday, 7 p.m. That's before Fractured at 8 p.m. So, kung gusto nyo panoorin yan, meron silang show sa I1TFC. Parang nagulat si Raven na may show pala ako. Oo, hindi siya aware ng surprise! You have another project! Companion show, that's every Friday, 7 p.m. bago ang Fractured ng 8 p.m. drop every Friday. Thank you, Jim P. Ang next is si Glenn Simonga from Showbiz Bonga. Glenn. Ayan. Good evening, MJ. Thank you. Ayan, kay Daniela. Daniela, parang tinuhog mo raw ang Gold Squad. Kasi habang napapanood ka sa senior high na kinakawawa si Andrea, ayan, kasama mo rin si Kyle. Ngayon, kasama mo naman ngayon si Francine at saka si Seth, diba? How is it working with Seth and Francine? And paano maapektuhan ng character mo yung characters nila? How is it working with... Well, nung una actually na-intimidate ako working with them kasi you know they're Francette and you know first time ko lang talaga sila makasama, but then working the whole time na sa set kami ay magkakasama kami and grabe yung friendship na na-build namin. Mabait sila. Na-joke lang, they're very very sweet and hanggang sa even after shooting like Fractured, we still get in touch, we message each other, may group chat kami ng Fractured. So, what's the other question po? How will your character affect their characters? Anong connection ng character ko with them? Oo, tsaka paano maapektuhan yung anong effect ng character mo sa characters nila? Pwede ko na ba sabihin? May big reveal pala. Videographer ko po yan si Francine. So, yun po siguro muna. Hanggang dun muna. Wala namang saktanan. Saktanan talaga. Wala naman. Hindi ko kayang gawin kay Francine yun. Wow! Ay, kay Francine. Ayan. Wait, Daniela, are you in character? Pa? Are you in character now? No. No, okay. Kasi ganoon yung ano din kasi, eh. Kasi diba, oo, diba? Parang nadadala din kami eh. Nadadala ko ata si Nai-imbibe niya. Ayan, for my next question, ayan, kay Francine saka kay Seth. Yan. Kasi, yung ginawa niyo ba itong Fractured, ginagawa niyo pa rin yung Dirty Linen? Hindi po. Tapos hindi na po tapos kami na sa Dirty Linen nung ginawa po namin itong Fractured. Pero how does it feel na marami sa cast, reunited kayo from Dirty Linen, di ba? Tapos nandito like si Raven, si Sean, si Jenica. Yes. Yun, mas naging madali ba yung pagtatrabaho and how comfortable is it
yun, yung bonding niya. Opo, kasi familiar po kami sa bawat isa and nakasama po namin ng ilang buwan din po sa Dirty Linen. So, mas gamay po namin yung bawat isa and mas komportable po. Yeah. Francine? Actually, same lang po lang sinabi ni Seth and I think isa po yun sa mga naging dahilan kaya mas naging smooth din po yung paggawa namin dito sa Fractured kasi hindi na po kami masyadong naiilang din kasi nakasama na nga po namin yung isa't isa for a very long time din while doing Dirty Linen. So, it's really nice lang din po to have them by our side while doing Fractured. Thank you very much and congratulations sa Fractured. Thank you po. Thank you, Glenn. Maraming salamat. Before I read the question of Marinelle, kau, speaking of being comfortable, ikaw din comfortable ka kasi yung love triangle mo, puro mga rice artists din yung kasama mo. Yeah, actually, meron din kami ginawa movie before, tapos kami talo rin magkakasama. So parang, yung dynamics namin, ganun pa rin naman hanggang ngayon. Is it easier pag ganun? Or parang kasi medyo parang too familiar is sometimes medyo naglalax ka na eh, no? Parang, so parang, ano yung challenge na lang sa inyong tatlo? Bagong character. Okay. Bago yung role namin dalawa. Kasi doon, magpinsan kami, best friends kami dalawa. Dito, bangayan talaga kami. Nag-agawan ng jowa, parang ganyan. Oo. Daniela, parang umiismid-ismid ka na dyan sa gilid. Anong gusto mong sabihin? Parang naiinis ka na bigla. Lagi in character ka, parang kaya ginigising kita eh. Baka sorry, galing po ako sa set ng senior. Buti hindi mo na magpapalit-palit yung ano, ano? Pero how did you, ano, parang what inspired you? Meron ka bang parang peg doon sa role mo na inagawa ng best friend, ng jowa? Well, kasi when bago mag-shoot ng Fractured, I was talking to Direct Top about my character and we decided to make it like somehow different. Pero, I don't know, parang lumabas na natural ako yun eh. So, I don't know. Kaya nga nagtaka ako kanina, in character ka ba? It's just me po. It's just you. Yeah. Maya, ano naman ang pakiramdam na pinag-aagawan nung dalawa? Na naipit ka sa gitna? Eto. Tingnan nyo na lang ako sa mata. Babasa nyo na ang pinagdadaanan ng aking soul. Ng iyong soul, ang iyong kaluluwa. Torn, syempre, torn. Torn. Confused. Nope. Ma-unravel natin yan in the next episode. Yes, yan episodes. Ang dapat nilang abangan. Alright. A question for Francine from Marinelle Cruz of Inquirer. Actually, it's for Franceth, sa inyong dalawa, no? Gaano kahalaga ang social media sa inyo? And personally, kakayanin niyo ba na walang social media for an indefinite period of time? Ako ba? Mahalaga po kasi kailangan din po namin yun sa trabaho and required din po yan, especially sa mga endorsements. Pero personally po, I think basta survive ko naman po kung wala akong social media accounts. Actually, marami naman po kasi talagang pwedeng gawin kasi sa pagsuscroll lang. Pero yun nga po, since lagi nating dala mga phone, so parang somehow na-force tayo na ito yung gawin natin, tapos nakasanayan natin. So, yun na rin yung parati ating ginagawa bawat minuto sa buhay natin. So, para po sa akin, mahalaga siya in terms of sa trabaho namin. Pero personally po, para sa akin, hindi. Question, sa set nyo ba sa island, wala talagang signal? Wala po. Ako naman po, napakahalaga ng... ano nga po ulit yung tanong? Wala na. Time is up na, Seth. Can you live without social media for an indefinite period of time? Kakayanin mo ba? Tama yung sinabi ni Francine po. Kailangan po namin sa trabaho namin yon. Okay. Pero kung talagang magre-reset yung mundo na wala talagang social media, kaya po siguro. Kasi nagka-cellphone lang naman ako, grade 9. So, anong grade ka na ba ngayon? Grade 3. Pabalik. Bumalik pala siya. So, kaya ni Seth. Kaya. Oh, kinaya nga ng ibang mga press people noon, di ba? Na walang social media. Kaya niyo yan. Nabutan niyo ba yung Friendster? Opo. Ay, talaga? Opo. I think, yeah. Saka sulat. Dati sulat ka. Ah, taray ni Seth, ha? Sulat. Okay, koryo talaga.
Alan Sancon of Stars Photog is the next. Hello. Asan si Alan? Ay, Alan. Hello. Congratulations. I was amazed with the Fractured. Aabangan pa kung ano yung mangyayari. Pero yung isang kaabang-abang eh yung ano, yung kissing scene ni Kaori saka ni, I know, ni Jeremiah. So, is there any pressure doing that and how do you prepare for that? Nag-usap ba kayo? Ilang takes yon? Parang ganun. Smack lang ba yon or parang hindi smack eh. Ano MJ ba? May smack, tapos may parang tuloy-tuloy, parang ganon. So how was it? To be honest, po, ano yun, marami kaming ginawang version nun. Ah. Para lang, just in case may option. Okay. Para mag-connect dun sa plot ng story. Tsaka para magtugma sa characters namin tatlo. And parehas naman kaming tinanong bago yung eksena. And wala eh, komportable na kami sa isa't isa. At nakapagtrabaho na kami before. Right. Kaya siguro na pa, yes na din kami. Yeah. Mutual understanding, mutual decision. Pero first yun, no? Sa first yun, wala kayong kissing scene dun, diba? Sorry? Sa first project. First project nyo, wala kayong kissing scene. This is yung first time that you have. Yes, ito yung first time namin on screen. I mean, on screen lang naman. Ay, okay, wait na. On screen lang naman. Kao, wait. Magpaliwanag ka. I mean, ako kasi, first time ko rin, parang, ito na yung pinakauna kong kissing scene on screen. Ito yung una ko papakita okay sa lahat. Woo! Uminit! Nawala yung aircon ka. Yeah, pero yung preparation naman, nabigla lang din kami. Not nabigla, I mean, alam naman namin na gagawin namin. Pero ang daming yung ginawan takes muna yung meron sa forehead, meron sa cheeks, ganyan. Ah. Yes. Pero siguro dito parang mas napakita na mag-jowa talaga kami. Okay. Ang pinili ni Direk yung kiss sa lips. Para mas intense talaga, para pag nakita yung, you know, yung character ni Danny, maiinis talaga siya. May tension talaga. Right. Okay. Alan? Thank you. Yung second question ko for Francette. Tanong ko lang, kasi parang, this is your second project together after Dirty Linen, di ba? And parang medyo mas mature ba yung role nyo dito compare sa una? And ano pa yung mga, kasi pag sa, usually pagka daw yung magkaibigan or magsyota, hindi naman sinasabi magsyota kayo, pero yung pagka nasa ibang lugar, parang mas nadidiscover nyo yung isa't isa pagka outside social media, di ba? Parang ganun. Ano pa yung nadiscover nyo on this? Mas mature ba yung character nyo doing this project? Siguro po mature in a way na hindi na kami naka, like hindi na po ganun karami yung mga bawal namin gawin. Pero may restrictions pa rin naman po, may limitations po, may boundaries. Pero in terms of pagiging mature po ng rules namin dito, yun nga po nakakapag mura kami and mas marami kaming pwedeng ad-lib and movements na gawin. And I think, opo, masasabi ko mature yung rules namin sa pagsasalita. Yun po. Pero kung intimate, hindi pa po. Alright. Si Seth. Seth? Yeah. Okay, Seth. Yun nga, mas mature tong role namin dito. May mga, parang, kakaiba to eh. Una, thriller to. So, kailangan namin mag-mature talaga. At yung sa amin naman ni Chin, sa nagawa namin, sa mga pagsasama namin, nag-mature din naman. May mga pagbabago rin naman. Nagbinata, nagdalaga, yung mga ganun. So, nadala namin yun dun sa, mas naging madali yung eksena na i-execute namin. Yeah. Thank you. Congratulations, everyone. Thank you, Al.